Sinigawan ng manager ang matandang babae noong pumasok ito sa restaurant sa pag-aakala na isa lamang itong palaboy. Pero namutla ang manager noong dumating ang anak ng matanda. Magandang araw sa inyo mga kaserye! Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang kaibigang aking pinagkatiwalaan. Nasa kanyang kwarto noon si Marlo at abalang nag-aaral para sa susunod nilang aralin bukas sa paaralan nang marinig niya ang boses ng kanyang ama. At kasabay noon ay ang pagkalampag ng iilan sa mga gamit nila sa kusina. Nauna na kasi silang maghapunan ng kanyang ina dahil hindi pa dumarating ang ama. At ngayon alam ni Marlo na posibleng lasing na naman ito. At dahil alam niya na pagbubuntungan na naman ito ang pobre ng ina ay doon na siya lumabas at dumiretso sa kusina. Tay, panimula niya kahit nasa sistema pa ang matinding kaba. Oh, may tao naman pala dito eh. Wala man lang nag-abalang magluto ng ulam. May ulam naman po eh. Ulam? Eto? Eto na namang sardinas at itlog ang pinagmamalaki nyo. Araw-araw puro na lang ganito, nakakasawa na. Mas na ba yung lintik mong nanay ha? Hindi naman agad nakainik si Marlon dahil tiyak niyang nakikinig lang ang ina sa silid nito dahil kapag araw ng Martes ay nagdarasal siya tuwing gabi habang nakaluhod sa harap ng maliit niyang altar. Pina! Pina! Tay, huwag mo na pong disturbahin muna si nanay at nagdarasal pa po siya. Dasal? Dasal na naman. Ano pang natutulong ng pagiging relihoso niya? Kung sana ipinagdasal niya na yumaman tayo, matutuwa pa ako eh. Pina! Juan, ano na naman? Ang lakas-lakas ng boses mo. Wika naman ng kanyang ina na nooy kakalabas lamang din ang kanilang silid. Mabuti naman at lumabas ka na ng silid mo. Ay, ano? Tapos ka na bang makipag-usap sa Diyos mo ha? Pinagdasal mo ba na sana maging mayaman na tayo? O baka naman wala na namang katuturan ng lagi mong sinasambit? Juan, ano pa yung pinagsasasabi mo, ha? Teka, lasing ka na naman ba? Oo, at ano bang pakialam mo? Nagpapakapagod ako sa trabaho ko tapos tatanggalan mo ako ng karapatang uminom? Wala naman akong sinasabi na tinatanggalan kita ng karapatang uminom. Kaya lang anong oras na, oh? Lasing ka na ngang umuwi, ang lakas-lakas pa ng boses mo. Ang iba nating kapitbahay nagpapahinga na. Wala akong pakialam. Tsaka ano ba naman yan, Pina? Nandito ka na nga lang sa bahay at walang ginagawa kundi ang maghintay na maiabot ako sa iyong pera. Hindi mo pa magawa ng maayos ang trabaho mo. Ni hindi mo man lang ako maipagluto ng masarap na ulam. Alam mo, naiinggit nga ako sa ibang mga misis eh. Dahil pag uwi ng mga asawa nila, may masarap na pagkain agad na bumungad sa kanila. Pero ikaw? Juan naman, sana naisip mo rin kung gaano kalaking binibigay mo sa akin pera. Ang mahal na ng mga bilihin ngayon. Hindi na nga nagkakasyang 1,000 para sa 1 linggo eh. Kung ano lang ang kinakaya ng budget ko, yun lang naluluto ko talaga. Pati yun pa problemahin ko pa. Ako ang nagtatrabaho kaya dapat ikaw nang dumiskarte dito sa bahay, pambihira naman oh. Akma na sanang aalis si Juan nang pigilan ito ng gina. San ka na naman pupunta? Ipagluluto na lang kita ng gusto mong ulam. Wag na. May mga bukas pa na karinderya. Doon na lang siguro ako kakain. Lintik na buhay ito. Sana pala di na lang ako umuwi kung ito lang palang bumuhat sa akin. Huli nitong wika saka umalis na. Diyos ko, sayang naman tong ulam mo. Wika naman ang ginang habang naiiyak na pinulot ang ulam na natapon sa sahig. Ako na po dyan, Nay. Sambit naman ni Marlo. Hindi, ako na dito, anak. Bumalik ka na dun sa kwarto mo para makapagpahinga ka na rin. Pasensya ka na ha kung nabulabog pang pag-aaral mo. Bukas maayos na din ang takbo ng pag-iisip nun. Nay, sa akin pa po talaga kayo nag-aalala. Eh, sanay naman po ako kay tatay. Sige na po, ako na po dito. Huwag na rin pong hintayin si tatay at baka anong oras na din po yung makauwi eh. Sige anak, papasok na ako sa kwarto ha.
Kitang-kita ni Marlon ang panunubig ng mga mata ng kanyang ina na para bang pinipigilan ito ang maiyak. Nay, o bakit may kailangan ka pa ba anak? Ngunit imbis na tumugon ay isang mahigpit na yakap lang ang ginawa ni Marlon. Dahilan upang mapaiyak ng kanyang ina. Alam ko pong nahihirapan na po kayo sa sitwasyon natin ngayon. Kaya gusto ko pong malaman mo na gagawin ko ang lahat para maalis ko po kayo sa gantong buhay. Salamat anak. Pagbutihin mo ang pag-aaral mo ha, di lang para sa akin, kundi para sa iyo at sa kinabukasan mo. Opo, Nay. Maski si Marlon ay naiiyak na rin dahil ilang taon na nilang pinagtitiisan ang ugali ni Juan. Sugarol kasi ito at lasinggero. Nagtatrabaho ito bilang isang construction worker. At ang sahod nito ay nahahati-hati sa mga utak, mga bayarin at sa pang-araw-araw pa nila. Ang kaunting perang binibigay ni Juan kay Tina ang siyang pinagkakasya nito sa lahat. Kaya naman ang ginang ang nahihirapan lalo na sa pagbabudget. Sabayan pa ng mga bilihin ngayon na napakamahal. Bukod doon, minsan na rin nahuli si Juan na may kinikita at kinawiwilihang ibang babae. Pero ang lahat ng iyon ay pinalampas nila sa kadahilan ng wala naman silang ibang pagpipilian. Dahil si Juan lang ang kanilang inaasahan sa lahat. Kaya naman, ganoon na lamang ang pagnanais ni Marlo na makapagtapos at magkaroon ng maayos na trabaho. Dahil gustong gusto niyang ialis ang ina sa sitwasyon ng kanilang buhay. Kinabukasan, maagang nagising si Marlon para magprepara sa kanyang pagpasok sa eskwela. Pero nang pababa na siya at dumiretso sa kusina ay doon niya nakita na sinampal ng kanyang ama ang kanyang ina. Sa susunod ah, pagkasyahin mo ang perang binibigay ko sa'yo. Di yung hingi ka ng hingi na para bang sinusuka ko ang perang meron ako. Pinal na wika nito. Nagkatinginan pa sila ni Marlon saglit. Pero wala siyang sinabi kahit isang salita at dumiretso lang sa pag-alis. Rinig pa niya ang pagdabog nitong pagsara sa pintuan. Pero hindi pa rin natinag ang pagtitig ni Marlon sa ina na nooy hawak-hawak pa ang namumulang pisngi. Oh, anak, nandyan ka na pala. Halika na, kumain ka na rito at mahuli ka sa eskwela. Parang wala lang na wika ng ginang. Sa pag-upo ni Marlon para sana'y kumain na ng almusal ay ang pagtalikod naman ng kanyang ina na hindi niya alam kung naghuhugas ba ng pangapinggan o tumalikod lang para walang makarinig sa paghikbi nito. Ilang taon na, Nay. Pero hinahayaan mo pa rin siyang pagbuhatan ka ng kamay. Kala ko ba hindi na kayo pinagbubuhatan ng kamay ni tatay? Bakit ngayon ginagawa na naman niya? Nangangati na naman ba ang kamay niya? Ay, hindi ba talaga niya kaya na hindi ka nasasaktan? Hindi na rin kasi mapigilan ni Marlon na hindi pagsabihan ng ina. Dahil para bang kinukonsinti pa nito ang pananakit ng kanyang ama. Kumain ka na dyan, Marlon. Huwag mo nang kwestiyuhin ang pagiging asawa ko sa tatay mo. Hindi na eh. Sobra na po. Kung siya sobra na sa pananakit sa inyo, kayo naman po sobra na sa pagkamartir. Sa sinabing iyon nga ni Marlon ay doon na siya nilapitan ng ina at malakas na hinampas ang lamesa. Gulat man pero mas pinili pa rin ni Marlon na kumalma, lalo na nang nakita niyang ina na umiiyak na. Nay, ginagawa ko tong lahat para maisa katuparan ng mga pangarap mo, lalo nang makapagtapos. Akala mo siguro isa akong robot na hindi nasasaktan, hindi napupuno? Marlon, kung alam mo lang, punong-puno na ako. Pero tinitiis ko lahat para sa'yo, sa palagay mo. Kung kukumprontahin ko ang tatay mo at iwanan niya tayo, makakapag-aral ka pa kaya? Anak, kung kaya ko lang, kung may trabaho lang din sana ako, hindi na ako magtitiis sa pagmamaltrato ng ama mo. Pero wala eh. Wala din akong ibang mapagpipilian. Hindi ako martir. Mas pinili ko talang talagang huwag pansinin ang mga bagay na hindi na dapat pinapansin. Naiintindihan mo ba ako? Gustong tumutol ni Marlon sa ina pero hindi niya magawang baliwalain ang nararamdaman ito. Kaya imbis na magsalita ay niyakap na lamang niya ito at tumaw.
naging emosyonal ang mga sandaling iyon para sa binata. Kaya kahit nasa paaralan na siya, hindi pa rin matanggal sa kanyang isipan ang nasaksihan kanina at ang mga salitang sinabi ng kanyang ina na labis na nagpadurog sa kanyang puso. Alam naman niyang napipilitan lang ang ina na makisama pa rin sa kanyang ama. Dahil sa kanya. Kaya naman halos lahat na yata ng mga kaklase niya ay natanong niya na kung may maipapasok ba ang mga ito na trabaho na pwede sa kanya. Naku, wala eh. May mga alam kami, Marlon, pero full-time, hindi pwede estudyante. Saad ng isang kaklase ng babae. Alam mo, maglinis ka na lang ng mga silid-aralan para ang bayad ng mga estudyante ay mapunta sa'yo. Kaya lang, para kasing may nakuha na rin sila eh. Sabad naman ng isa niyang kaklase na babae. Ganun ba? O sige, salamat. Maghahanap na lang din ako sa labas at baka may bakante sila na pwede kong mapasukan. Salamat sa inyo, ah. Matapos iyon ay lumabas na rin agad si Marlon at nagpunta na sa palengke at sa mga tinda-tindahan para magtanong kung may bakante ba sila. Pero nabigo lamang siya dahil wala ni isa ang naghahanap ng tauhan. At dahil malayo-layo na rin naman ang nalakad niya magmula sa paaralan ay naisipan niyang maglakad na lang pauwi para na rin makatipid sa pamasahe. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad ay bigla siyang nahinto nang makita niya ang kanyang ama mula sa di kalayuan na may kasamang ibang babae. Hindi niya namumukaan ang babae dahil hindi ito ang babaeng nakita nila noon na kasama din ang tatay niya. Noong una'y ayaw pa sana ni Marlon pansinin iyon. Pero dahil kita niya na dinaig pa ng mga itong linta ay hindi na rin siya nakapagpigil pa at lumapit na sa dalawa. Tay, mahina ngunit mababatid sa boses nito ang gigil sa mga kaharap. Nagulat naman si Juan lalo na ang babaeng nakakandong dito na parabang nakakita ng isang multo. Marlon, anong ginagawa mo dito? Hindi ba kayo dapat ang tanungin ko niyan? Anong ginagawa niyo dito? At sino na naman to, tay? Bago mo na namang babae. Dito pa talaga kayo sa pampublikong lugar nag-aharutan. Kung saan nakikita kayo ng maraming tao. Darling, uuwi na muna ako ah. Mukhang kailangan niyo pa kasi mag-usap eh. Uwi ka naman ng babae na nagawa pa talagang kalika ng kanyang ama bago umalis. Hoy Marlon, pwede ba? Umuwi ka na sa bahay. Tay, ganyan na ba talagang reaksyon mo? Ganyan na lang ba talagang sasabihin mo? Minsan ko na po kayong nakita at hindi pa rin po kayo nadala. Niloloko niyo pa si nanay. Hoy, huwag mo akong pagsasabihan ha. Baka nakakalimutan mo na kung hindi dahil sa akin sa pera kung wala kayong kakainin ng nanay mo. Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na lang dyan para hindi ako marindi at bigyan ko pa rin kayo ng pera. Umalis ka na nga sa harapan ko, naiinis ako sa pagmumukha mo eh. Hindi tumulo ang luha ni Marlon ng mga sandaling iyon. Marahil ay sanay na siya na ganoon talaga ang ginagawa ng kanyang ama. Naikuyom niya ang kanyang kamao dahil nainis siya dito. Wala naman sana itong dahilan para lokohin at sakta ng kanyang ina dahil naging tapat ito sa kanya at naging mabuting asawa. Pagdating ni Marlon sa bahay nila, ang kanyang ina kaagad ang kanyang hinanap na nooy nakita niya sa may likod bahay na nagsusunog ng mga basura. O anak, nandyan ka na pala. Ba't ang tagal mo nakauwi? May niluto akong saging nandun sa kusina para sa... Hindi pa man natatapos ng ginangang sasabihin nang bigla na siyang yakapin ang sobrang higpit ni Marlon. Sus, namiss mo na ako agad anak ha? Tatawa-tawa pa nitong sabi. Nay, patawarin mo po ako. Patawarin kita? Bakit? Ano bang kasalanan mo? Kung yung sagutan natin kaninang inalala mo, huwag mo nang isipin yun ha? Pasensya ka na din dahil napagtaasan kita ng boses. Nay, bukod po dun, gusto ko pong humingi ng tawad sa inyo dahil hindi ko po kayo maprotektahan at maipagtanggol. Maipagtanggol saan? Ang totoo'y nagdadalawang isip si Marlon kung sasabihin niya ba sa ina ang nakita niya kanina. Dahil unang-una, ayaw niyang madagdagan na naman ang sakit na nararamdaman ng kanyang ina. Ngunit napag-isip-isip din niya na may karapatan din itong malaman ng totoo.
Nay, nakita ko po si tatay kanina bago ako umuwi. May kasama na naman po siyang babae. Babae, baka naman katrabaho niya lang anak o kakilala. Nay, nilapitan ko po sila. Marlon, sige na, pumasok ka na dun sa loob para makapag-bis ka at makain mo ng merienda mo. Tatapusin ko na lang muna tong ginagawa ko. Alam naman ng binata na iniiwasan ng kanyang ina ang ganoong usapin. Dahil ayaw nitong maging emosyonal sa harap niya. Kaya wala na rin siyang nagawa kundi ang manahimik na lang. Kinagabihan habang nasa hapunan ang mag-ina ay nagulat pa sila nang biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Nang pagbuksa naman iyon ni Pina ay ang kumpare pala ni Juan ang naroon na mukhang nakainom na rin dahil pulang-pula ang mukha nito. Nasaan si paring Juan, Mare? Wala pa dito, pare. Naghapunan na lang kami ni Marlon dahil baka mamaya pa yun. Di ba kayo nag-inuman? Hindi. Hindi nga namin siya nakikitang dumadaan magmula kaninang umaga. Ang totoo, inaabangan ko siya dahil kukunin ko ng hinaram niya sa akin pera ng isang buwan. Pera? Oo, 2,000. Ay, naku, pasensya ka na, pare, ha. Wala kasing iniwan si Juan dito na pera na ipapambayad sa'yo, eh. Tsaka, di ko rin kasi alam na may utang siya sa'yo. Iyaan mo. Pag dumating na siya, ako mismong magpapaalala. Naku, Mare, kailangan ko na ngayon, eh. Sobrang tagal na talaga nitong utang niya sa akin. Hinahayaan ko lang dahil kumpare ko naman siya. Pero kailangan ko na din talaga ngayon, Mare. Baka naman may pera ka dyan. Yan na lang muna at ikaw na magsabi kay pare na kinuha ko ng bayad sa'yo. Oo, may pera pa naman ako dito. Teka, pare, ako kukunin ko muna. Pasok ko muna dito. Kain kahapunan. Huwag na, Mare, salamat na lang. Dali-dali namang pumunta ang ginang sa slid para kumuha ng pera saka ibinigay sa lalaki. Salamat, Maria. Ikaw na lang bahalang magsabi kay pare na nakuha ko ng pera. Tanging pagngiti lang ang itinugon ni Pina at bumalik na sa pagkain. Nang matapos sila ay si Marlon na ang naghugas ng pinggan. Sakto namang patapos na siya nang dumating ang kanyang tatay Juan. Juan, kumain ka na ba? Kain ka na doon sa kusina, may tinolang manok doon. Saktong-sakto at gutom na ako. Kumain na kami ni Marlon, ha? Sa'yo na lang yan. Napalawan, nagpunta dito si paring Ondo. Sinisingil ako sa utang mo daw na 2,000 sa kaninang isang buwan. Yaan mo siyang maghintay, wala pa akong pera dito, eh. Pero Juan, binayaran ko na siya. Ginamit ko na munang para sa tubig, kuryente at sa pambaon ni Marlon sa paaralan. Ano? Eh di wala ka ng pera dyan. Nag-iisip ka ba? Buti sana kung pwede kitang isanlay kaso mukhang wala namang magkakandara pa sa'yo. Kahit kailan talaga, Pina, di ka nag-iisip. Utang mo naman kasi yun, Juan. Kaya kailangan mo lang talagang bayaran. Tsaka kailangan na kailangan din daw kasi ni pare ang pera. Dami mong sinasabi. Tanga ka kasi kaya ayan. Palibasa wala kang pinag-aralan, eh. Kaya nauuto ka ng mga tao. Ang nakatalikod na si Marlon ay hindi na rin nakatiis kaya sinagot na niya ang ama. At kasali ka na doon, di ba, tay? Marlon, anak, sige na. Ako na ang maglalagay ng mga pinggan na nahugasan mo sa lagayan. Pasok ko na doon sa kwarto mo at maaga ka pa bukas sa paaralan. Hindi, nay. Hindi ko na kasi talaga kayang ginaganyan-ganyan kayo ni tatay, eh. Lagi niya na lang kayong minamalit na para bang wala kayong nagawang kabutihan para sa kanya. Hoy, kanina ka pa, ha? Manang-mana ka talaga dito sa nanay mong tatanga-tanga rin. Kaya hindi na ako magtataka kung isang araw maging wala ka ding silbi. Sayang lang ang perang ginagastos ko sa'yo sa pag-aaral. Sayang? Kargo mo naman talaga ako, tay, dahil anak mo ko at obligasyon mo ko. Kaya wag na wag mong ipamumuka sa akin na utang na loob ko sa'yo ang lahat. Magandang asal ang itinuro sa amin sa paaralan. Pero napupuno din po ako, eh. Ilang beses na po kayo nang bababae pero niminsan hindi ko kayo narinig na humingi ng patawad kay nanay. Paulit-ulit niyo pa pong ginagawa. Ano bang pakialam mo? Anak lang kita, palamunin lang kita. Palamunin ko lang kayong dalawa, pares lang kayong mga walang silbi. Natural, tay, dahil kami ang pamilya mo. Bakit? Sino bang dapat pinapalamon mo lang, mga babae mo? Tapang-tapa mo ipagkalandakan sa buong mundo ang mga babae mo. Matapang ka lang dahil hindi nagsasampa ng kaso si nanay.
Marlon, tama na yan. Sige na, pumasok ka na dun sa kwarto. Baka saan pa mapunta tong sagutan niyo eh. Dinay, marami pa po akong sasabihin. Marlon, makinig ka. Pumasok ka na sa kwarto mo, kami na ng tatay mong mag-uusap. Pinakinggan naman ng binata ang utos ng kanyang ina at aalis na sana nang marinig niya ang muling pagsasalita ng kanyang ama. Yan kasi dahil sa katangahan mo, hindi mo na namamalayan na may pinapalaki ka ng demonyo dito sa bahay. Sa inis nga ni Marlon sa narinig ay binalik niya ang ama at malakas na sinuntok. Marlon! Sigaw naman ni Tina. Hayop kang bata ka! Pasensya na tayo pero hindi na po ako bata. Napupuno din po ako. Sobra na po kayo. Wala nga pong pinag-aralan si nanay pero napalaki niya po ako ng maayos. Kung ganyan lang din naman ang trato niyo sa amin, lalong-lalo na kay nanay, hindi na po kami magtitiis sa ugali niyo. Ah, talaga? Magaling ka na. Alam mo bang dahil sa ginawa mo ngayon ay ayaw na kitang pag-aralin? Wala akong pakialam. Kung isusumbat mo lang naman pala sa akin ng bawat sente mong obligado ka naman sanang ibigay, mas mabuti pang wag na lang. Kung ganun aalis na ako dito, mang wala kayong utang na loob. Umalis po kayo, pero tandaan mo, tay. Kapag nagkasakit po kayo at wala na kayong perang maibigay sa babae mo't ignorahin ka niya, huwag mong asahang tatanggapin ka pa namin. Nagmadali namang nag-impake si Juan at umalis na din agad namang hindi man lang nagsasalita. Niyakap naman agad ni Marlon ang umiiyak na ina at maski siya'y naiyak na rin. Salamat, Nay, at hindi mo siya pinigilan. Pero anak, kaya-kaya natin to na wala ang tatay mo. Kaya po natin, Nay. Kakayanin natin. Inaamin nilang simula nang iwanan sila ni Juan ay hindi naging madali ang kanilang buhay. Pero kasabay naman noon ay kapayapaan sa kanilang bahay. Dahil nga rin sa nangyari ay mas lalong nanaig ang kagustuhan ni Marlon na iahon ng ina sa hirap at makabawi man lang sa lahat ng nagawa nito sa kanya simula pa man sa una. Nagpatuloy siya sa kanyang pag-aaral. At sinasabayan naman niya ng diskarte ang kanyang pag-aaral para magkaroon ng pera. Kapag kasi may mga proyekto sila ay sa kanya na nagpapagawa ang kanyang mga kaklase kapalit ng pera. Ang ina niya naman si Pina ay sinubukan ang paglalako ng merienda. Pero di nagtagal ay nakapasok din ito bilang isang kasambahay sa bayan at umuwi lamang siya tuwing hapon at minsan nagsasabay pa sila ni Marlon na umaalis tuwing umaga. Oh, anak, mauna ka na umuwi dito mamayang hapon na. Sabi kasi sa akin ng amo kong babae na gabi pa ako makakauwi dahil may lakad daw sila. Bilin sa kanya ng ina isang umaga nang paalis na sila pareho sa bahay. Sige po, Nay, pero kapag gabing-gabi na po talagang uwi nila, huwag na lang po kayong umuwi ha. Delikado na po kasi sa daan ngayon eh. Sige anak, tatawag na lang ko sa'yo mamaya ha kung makakauwi ba ako o hindi. Sige po, Nay, mag-iingat po kayo. Ikaw din sa paaralan at pagbutihan mong pag-aaral mo. Lagi naman po, Nay eh. Ngiti niya pa dito. Kung si Pina ay nagsisikap sa kanyang trabaho para sa mga gastusin ni Marlon sa paaralan, lalo na't magkokolehiyo na siya. Si Marlon naman ay walang katapusan ang ginagawang pag-aaral. Hanggang sa nakapagtapos nga ang binata ng sekundarya, bilang isang batch valedictorian kaya tuwang-tuwa ang kanyang ina. Saan mo gustong mag-aral ng kolehiyo, anak? Nay, magtatrabaho na lang po muna ako para makapag-aral sa kolehiyo. Malaki po kasi ang magagastos eh. Ano ka ba? Kaya nga ako nagtatrabaho, di ba, para sa'yo at sa pag-aaral mo. Di bali nang mabaon ako sa utang, anak, basta para sa'yo. Tsaka hindi ba sa'yo mismo nang galing na kaya na natin? Nakaya nga natin, di ba? At heto nga, nakapagtapos ka. Kayan pa kaya? Talaga po ba, Nay? Seryoso po ba kayo? Oo nga. Sayang naman din kasi kung hihinto ka, di ba? Baka kasi kapag bumalik ka, kapag nakapagsimula ka na sa pagtatrabaho, mawili ka na doon. At hindi mo na gustuhin bumalik sa pag-aaral. Mas mabuting tuloy-tuloy ang pag-aaral mo. Para makapagtapos ka agad. Wala na akong kayang ibigay sa'yo, anak, kundi yan lang. Edukasyon mo, kaya sana pagbutihan mo, ha? Sa huli ay nakapag-enroll nga si Marlon sa isang universidad.
At kung gaano niya pinagbutihan ang pag-aaral niya noon ay mas pinagbubutihan niya pa ngayon. At tulad ng dati, sinasabayan niya rin ang diskarte ang kanyang pag-aaral. Kaya naman makalipas ang ilang taon ay nakapagtapos na nga si Marlon sa kanyang pag-aaral. Sa kagustuhang makatulong na sa kanyang ina, ay nagtrabaho muna siya bilang isang car sales agent. Hindi naman naging madali iyon, lalo na't may pagkakataon na wala siyang benta, kaya konti lamang din ang kinikita niya. Nakadepende lamang kasi sa benta ang perang pumapasok sa kanya. Kaya sa araw-araw ay lagi niyang hinihiling na sana'y makabenta siya para kahit papaano'y malaki ang sasahuri niya. Nasaan na bang mga tao ngayon? Wala na yatang nagagawi dito. Wika ng katrabaho niyang si Nico. Kaya nga eh, ilang araw na tayong walang benta. Kung may pumapasok naman dito, titingin-tingin lang. Naku, sinabi mo pa. Naksay lang laway natin eh. Sa susunod, tanungin kaya muna natin sila. Kung bibili ba sila para hindi maksay ang laway natin? Natatawang wika ni Nico na siyang ikinatawa na rin ni Marlon. Ako nga pala si Nico, pare. Pagpapakilala nito sa sarili. Ako naman si Marlon. Kakatapos mo lang din? Oo eh. Wala pa kasing tawag dun sa mga pinag-a-applyan ko, kaya dito na muna ako. Hindi na kasi makapaghintay yung mga mata pobre kong kamag-anak eh. Gusto na nila akong puriin. Sawa na daw akong laitin ako. Biro pa nito. Talaga ba? Parehas pala tayo. Pero ang sa akin naman, hindi lang kamag-anak ang nangahamak sa amin, kundi pati na rin sarili kong tatay. Talaga, naku, hirap naman nun ha. Kung nasa isang bahay lang kayo. Ay naku, wala na kami sa isang bahay dahil iniwan na kami ni tatay. Mas pinili niyang sumama sa babae niya eh. Kaya kinakaya namin ni nanay ang lahat. Napilitan nga siyang magtrabaho bilang isang kasambahay dahil sa akin. Kaya nga ganito na lang ako kaatat na makabenta. Dahil gusto kong ako na lang nagsusuporta sa aming dalawa ni nanay. Pero kung ganito tayo lagi, mukhang matatagalan pa yun eh. Kaya nga eh, nakadepende lang kasi talaga ang benta sa sasahurin din natin. Kaya di mo matatansyang perang makukuha mo. Pinilit ko na nga lang din dito eh, dahil naririndi na ako sa mga kabag-anak namin na kumakapanglait. Akala mo din may napatunayan sa buhay. Minsan gusto ko na silang sagutin, pero kapag gagawin mo naman yun, ikaw pang lalabas na masama. Kasi wala ka daw respeto. Pero kapag matawagan na ako dun sa pinag-a-applyan ko, alis na din ako agad dito ah. Ikaw ba? Ako? Bahala kong mag-ipon para makapagpatay ng sariling negosyo. Naku, mahirap yan Marlon. Hindi mo kasi talaga mahuhulaan ng panahon kung papatok ba ang magiging negosyo mo o hindi. Baka masayang lang perang pinag-ipunan mo na magiging puhunan mo dyan. Hindi naman siguro, Nico. Kung sasabayan mo lang ng talino, diskarte. Wise na desisyon. Sa bagay, tama ka naman. Kung porsigido ka, magiging posible talaga ano. Noon pa man kasi ay iyon na ang plano ni Marlon na makapagpatayo ng sariling negosyo at pagsusumikapan niya iyong matupad. Noon din ay naging matalik niyang kaibigan si Nico. Nagtutulungan na din sila para makabenta at hindi naman sila nabibigo. Nang makipag-ipon na rin si Marlon sa wakas ay napagdesisyonan niya ng tumigil sa kanyang trabaho at magtayo ng maliit na negosyo. Nakapagpatayo nga siya ng maliit na karinderya at iyon na nga ang pinagkakaabalahan niya sa tulong na rin ng kanyang ina. Tumigil na kasi ito sa pagiging isang kasambahay. Dahil kahit papaano ay kumikita naman ang karinderya nila. Ngunit kahit may sarili na silang pinagkakakitaan, ay hindi pa rin nawala ang pangmamaliit sa kanya ng kanilang mga kamag-anak. Pero kahit na ganoon pa man, ay nagpatuloy pa rin sila. Huwag mo na lang pansinin ang mga yun, anak. Basta alam natin sa sarili natin na hindi tayo nanghingi sa kanila. Hindi mo din obligasyon na magpaliwanag sa kanila kung bakit mas pinili mong magtayo ng negosyo kaysa magtrabaho na bagay sa natapos mong kurso. Ako ang ina mo. At ako ang higit na nakakakilala sa'yo. Alam kong magtatagumpay ka sa kung ano man ang plano mo sa buhay. Nakangiting wika ng kanyang ina na siyang nagpagaan sa kanyang nararamdaman. Malaking tulong ang mga binibitawang salita ng ginang para kay Marlon.
Wala siyang ibang pinaghuhugutan ng lakas na yun kundi ang kanyang ina lang. At dahil nga sa pagtitiwala ni Tina ng buo sa kanyang kakayahan, ay makalipas lamang ang ilang taon ay kitang-kita na rin niya ang pag-asenso. Hanggang sa kanyang maliit na karandarya noon ay naging restaurant na nga kalaunan na di rin nagtagal ay nagkaroon na rin ng mga branch sa iba't ibang lugar. Naging mayaman na nga sila't lahat ay may naibibigay na rin sa kanyang pinakamamahal na ina. Nakabili na rin siya ng sasakyan at may sarili na ring driver. Ngunit kahit gaano na sila kayaman ay hindi pa rin naging maluho ang kanyang ina at mas pinipiling magkaroon ng simpleng buhay. Minsan nga'y si Marlon na mismong nag-aalok kay Tina na mamili ito pero ito na mismong umaayaw kaya hindi na lamang niya pinipilit. At sa kanyang pag-angat ay hindi niya nakalimutan ang kaibigang si Nico at kinontak niya ito para maging manager sa main restaurant niya, bagay na agad din naman itong pinaunlakan. Tatanggihan ko ba naman ang magandang oportunidad na to, Marlon? Siyempre hindi, no? Salamat, pare, ah. Hindi mo talaga ako nakalimutan. Kaya, ayun. Kahit kaya mo nang abutin ang bituin ngayon, hindi mo pa rin ako nilimutan. Ako pa rin ang tinawagan mo. Maloko ko pa rin hanggang ngayon, no? Talaga. Anong bituin ba ang pinagsasabi mo? Ganun pa rin naman ako, Nico. Wala namang nagbago, eh. Tsaka syempre, tutulungan kita dahil kaibigan kita. Hindi ka na iba sa akin, no? Iba ka na talaga ngayon, no? Totoo nga ang sinabi mo sa akin na kailangan mo noon sabay ng sipag, tsaga, diskarte at talinang pagnenegosyo. Pero alam mo ba kung saan ako bumili sa'yo, pare? Na kahit sobrang yaman mo na, hindi ka pa rin nakakalimot at nasa lupa pa rin ang dalawa mong paa. Napangiti naman si Marlon dahil sa sinabi ng kaibigan. Oo naman, Nico. Basta, gawin mo lang ang trabaho mo. Alam ko naman kaya mo, eh. Oo naman, pare, ako nang bahala. Hindi mo pagsisisihan na ako ang napili mong maging manager. Noon nga'y naging manager na niya si Nico. Pero ilang buwan lamang ang lumipas nang gawin niyang manager ang matalik na kaibigan, ay marami na siyang natatanggap na reklamo tungkol dito. At ang iilan sa mga reklamong naririnig niya ay malupit daw ito sa ilan ng mga empleyado. At tamad din daw. Pero kahit gaano na kadaming natatanggap niyang reklamo dito ay isinawalang bahala lamang niya iyon. At mas piniling huwag itong kumprontahin dahil nga kaibigan niya ito at pinagkatiwalaan niya ito. Hanggang isang araw habang nasa biyahe si Marlon para kitain ang kanyang kliyente, nang tawagan niyang kaibigang si Nico na agad namang sinagot ang linya. Nico, ikaw na munang bahala dyan sa resto, ha? Hindi na muna ako pupunta dyan dahil didiretso na ako sa kliyente ko. Bilin niya pa dito. Walang problema, Marlon. Iyon lang at pinatay na niya ang linya. Pagdating niya sa lugar kung saan sila makikita ng kanyang kliyente ay lumabas na siya agad ng sasakyan. Kuya, balikan mo na lang ako dito mamaya, ha? Tatawagan na lang kita. Puntahan mo na lang muna si nanay sa bahay at may lakad daw yun, eh. Di ko lang alam kung saan. Sinabi ko kanina sabay na kami kaso ayaw naman niya. Bilisan mo na lang, kuya, ha? At baka mag-commute na naman yun. Bilin niya sa kanyang driver. Sige po, sir. Nang makaalis ang kotse ay doon na siya pumasok sa isang cafe. Dahil naroon na ang importanteng taong kanyang kikitain. Hindi naman siya nabigo dahil naging maganda nga ang naging pag-uusap nila ng kliyente. Maya-maya pa ay nag-ring naman ang kanyang cellphone at ang driver niya ang tumatawag. Teka lang po, sir, ah. Sasagutin ko lang saglit ang tawag. Wika niya sa kliyente na agad namang tumango kaya medyo lumayo sila dito ng bahagya. Hello, kuya. Wala na po si nanay sa bahay? Ah, baka nakasakay na po yun. Sige po, kuya, balik na lang po kayo dito at patapos na rin po kami ng kliyente ko. Salamat. Matapos iyon ay binalikan na nga niyang kanyang kliyente. Naging maganda pa ang sumunod nilang pag-uusap. At matapos iyon sa kanilang pagkakamayan.
Salamat, Mr. Ibanez. Magkita na lang tayo sa isa sa mga branch mo. Magkita na lang po tayo dun, sir. Maraming maraming salamat po. Sigurado po ba kayo na hindi na po kayo magpapahatid? Huwag na at pupunta na daw dito ang sundo ko. Salamat. Isang matamis na ngiti naman agad ang iginawad ni Marlon sa lalaki at agara na rin pumunta sa kanyang sasakyan. San po tayo ngayon, sir? Tanong naman agad ng kanyang driver. Ngunit bago pa man makasagot si Marlon ay nagring na ang kanyang cellphone at ang ina niyang si Pina ang tumawag. Saglit lang kuya ha, sasagutin ko lang muna si nanay, baka magpapasundo na to. Hello nay, panimula niya dito. Ngunit ang mahihinang hikdi agad ng kanyang ina ang sumalubong sa kanya. Nay, na paano po kayo, ba't po kayo umiiyak? Nasaan po kayo at susunduin ko na po kayo? Anak, nandito ako sa labas ng restaurant mo. Nandyan po kayo? Diyan po ba kayo nagpunta kanina? Oo anak, balak ko kasing sarpasahin ka dahil matagal mo na rin akong gustong dalhin dito. Pero akong tumatangke. Akala ko kasi nandito ka eh. Ay nay, may kinita po kasi akong kliyente. Nasabi ko naman po yan sa inyo, di ba? Pero teka po, ba't po kayo umiiyak at bakit kayo hindi pumasok sa restaurant? Mainit po ngayon dyan sa labas. Kasi anak, pinagtabuyan ako ng manager. Ni Nico po? Oo, sinigawan niya pa ako sa harap ng mga customers. Dahil bakit daw, bigla-bigla na lang pumapasok sa loob, gayong hindi ko naman daw kaya ang presyo ng mga pagkain doon. Sinabi ko sa kanya na ako ang nanay mo, at kilala ko siya dahil madalas mo siyang ikwento sa akin, pero ayaw niyang maniwala. Sinigawan niya ako at sinabi, hindi daw nararapat ang mga palaboy na katulad ko sa loob. Hindi na rin ako nagpumilit anak, kaya nandito na lang ako sa labas. Ang sama talaga ng loob ko. Sana maayos na lamang niya akong kinausap. Hikbi ng ina sa kabilang linya. Kilala ni Marlon ang ina at hindi yun basta-bastang magsusumbong sa kanya kung simple lamang ginawa ng kanyang kaibigan. Kaya nakakasiguro siyang hindi magandang nagawa ni Nico sa sarili niyang ina. Ayaan mo. Hintayin mo ako dyan ay. Papunta na po ako. Sabay patay sa linya. Kuya, sa restaurant po tayo. Utos niya sa driver. Nanginginig si Marlon sa labis na galit ng mga sandaling iyon. Sa lahat pa naman ang ayaw niya ay kapag nasali ng ina sa usapan. Kaya hinding-hindi niya palalampasin ang ginawa ni Nico dito. Pagdating niya sa restaurant ay nakita niya agad ang ina na nasa gilid lang kaya nilapitan niya ito at niyakap. Nay, ayos lang po ba kayo? Pasensya na po kung natagalan ako. Ayos lang anak, iuwi mo na lang ako. Hindi, hindi pa tayo uuwi. Dahil hinding-hindi ko palalampasin ang ginawa sa inyo ni Nico. Kahit kaibigan ko siya, walang pwedeng mangmaliit sa'yo. Doon na nga hinawakan ni Marlon ang kamay ng kanyang ina. At sabay na silang pumasok sa loob ng restaurant. Dumiretso sila sa opisina ng manager. Dahil hindi niya ito makita sa labas. Nico! Oh, Marlon ko. Hindi na nga natapos pa ng binatang, ibig pa sanang sasabihin nang makita nito kung sino ang kanyang kasama. Bakit mo kasama yan? Hindi ka pa pala umalis? Kanina pa kita pinapaalis, di ba? Baling ito kay Pina. Hoy, wala kang karapatang sabihin to sa harap ng nanay ko, ha? Kantihin mo na lahat, Nico. Wag na wag lang ang nanay ko. Teka, nanay mo siya? So, totoo pala. Totoo pala ang ano? Mga sinabi niya sa'yo kanina na hindi mo pinaniniwalaan? At sino ka, ha? Para manghusga ng tao. Kaibigan kita at pinagkatiwalaan kita. Marami na akong naririnig na sumbong ng mga empleyado ko tungkol sa'yo. Pero nagbibingi-bingian ako dahil kaibigan kita. Pero ngayon napagtanto ko na tama pala talagang masumbong nila. At yun na sigurang malaking pagkakamali ko. Na pinagkatiwalaan kita. Teka pare, patawarin mo ko. Hindi mo rin naman ako masisisi. Pinoprotektahan ko lang ang restaurant mo. Akala ko kasi talaga palaboy siya. Patawarin mo ko. Hindi.
at ayaw na rin kitang makita dito sa restaurant ko. Sapat nang maging nagisumbong sa akin. At ang mga nangyari sa nanay ko ngayon para tanggalin ka. Marlon, huwag naman ganito. Ilang taon na tayong magkaibigan. Yun na nga eh. At sa ilang taon nating magkaibigan, hindi ko minsan na maiisip na magagawa mo to sa sarili kong ina. Umalis ka na, Nico, at ayaw ko nang makita pang pagmumukha mo. Wala na rin nagawa pang binata kundi ang umalis sa restaurant na iyon. Anak, kawawa naman si Nico. Uwi ka pa ng kanyang ina. Mas kawawa po kayo, Nay. Dahil pinahiya niya po kayo sa harap ng maraming tao. Sino ba siya para gawin yon, ha? Simula nang mawala si tatay sa buhay natin, sinabi ko na sa sarili ko na poprotektahan kita. Kahit na ano man ang mangyari at wala nang mananakit sa'yo. Dahil kahit sino pa yan, hindi ko tatakbuhan. Pinal niyang wika. Sa nangyari ay doon niya na pagtanto na hindi dahilan ang pagiging magkaibigan ng ilang taon para paulit-ulit niya itong pagkatiwalaan. Kung nagawa man niya ito noon na magbingi-bingian siya sa mga sumbong sa kanya, ngayon ipinapangako niyang hindi na iyon maulit pa. Matatanggap niya pa siguro kung siya ang paulit-ulit na insultihin ng iba. Pero kung ang nanay niya nang usapan, hinding-hindi na siya makakapayag. Hanggat nabubuhay siya'y gagawin niyang lahat maprotektahan ng ina dahil saksi siya kung gaano kahirap ang napagdaanan nito mula umpisa at karapatan ng kanyang ina na magkaroon na ng magandang buhay ngayon na walang ibang inaalala. Naawa man si Marlon kay Nico dahil hindi rin biro ang pinagsamahan nila. Pero ang hiling niya'y sana magsilbing aral din ito sa kanyang kaibigan. Dahil kung kukonsintihin nilang ang ginawa nito, ay hindi ito matututo. Sa ngayon, masaya na ang buhay ni Marlon kasama kanyang ina. Wala na siyang mahihiling pa kundi ang sana'y bigyan pa ng mahabang panahon ng ina para magawa niya pa ang plano niya kasama ito. Kung ang tatayuan naman niyang pag-uusapan, nagkita na sila isang beses. At malaki na ang ipinayat nito na parabang wala nang nag-aalaga. Naging sakiti na rin ito. Nagawa pa nitong makahingi ng tawad sa mag-ina. At hindi naman nagdalawang isip si Pina at Marlon na patawarin si Juan. Nag-abot din si Marlon ng pera sama. At sinabing kahit napatawad na nila ito, hindi ibig sabihin na makakabalik na ito sa buhay nila. Dahil wala na silang planong ganon. Masaya na sila sa buhay nila na sila lang dalawa ng kanyang ina at iyon lang ang importante sa kanya. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Kaibigang Aking Pinagkatiwalaan.